Magkano nga ba ang ating kinikita sa pagdirigosyo ng fried chicken business? Pero bago natin sagutin yan, gusto ko munang magpakilala sa inyo. Hi, ako nga pala si Son. Isa akong small content creator at the same time, meron akong negosyong fried chicken business. At nagsishare ako ng mga ideas kung paano lutuin ang masarap na fried chicken at kung paano patakbuhin ang negosyong ito. Nagbubukas pala kami ng alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. So ibig sabihin ay half day lang yung ating pagtitinda sa ating negosyo. Kasi nga yung ating target is agahan at tanghalian. So baka maraming nagtatanong sa atin kung bakit hindi natin tinutuloy sa hapon yung ating pagtitinda. Dahil po yan, sa hapon ay wala na pong ganong bumibili ng ating fried chicken kasi nga ay ang hanap na nila ay snacks. At pagka hapon naman ay wala nang ganong tao sa ating mga pwesto. Liban na lang kung yung pwesto mo ay malapit sa merkado o yung matao kahit hapon na. Yun, panigurado yun na meron pang bumibili dyan kahit hapon na. Pero sa ating mga pwesto ay paaralan po lahat. Kaya yung ating target ay mabilisan lang. Bali, half day lang po, ubos na yung ating paninda. Yun po yung ating gawang diskarte sa ating negosyo. Sa bawat lugar o lokasyon ay meron tayong kanya-kanyang takbo ng ating merkado. So maghanap tayo ng magandang idea o pag-aralan natin kung anong oras mas mabili yung ating produkto. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat natin gawin ay maghanap tayo ng magandang pwesto para sa ating negosyo. Mag-isip ka kung sino ba yung mga target mong customers. Kung gusto mo ng mga bata, ay paniguradong sa paaralan ay pasok yung ating negosyo. At kung gusto mo naman ng mga matatanda o yung mga parents, ay paniguradong panalo yan sa merkado. Kahit pa masarap yung recipe mo, kung yung pwesto mo naman ay walang gaanong tao, ay tsak na malulugi ang iyong negosyo. Ika nga nila, location is everything. So baka yung iba ay nagtatanong kung magkano yung renta natin sa ating pwesto. So dito po meron tayong renta na 1,500 per month at meron din tayong ticket sa barangay. So nagbubukas po kami ng Monday to Friday lamang kung merong pasok. Pero kung wala namang pasok ay sarado po kami. At sa mga gustong makatikim ng ating fried chicken dito sa Cagayan de Oro City ay nakalocate po kami sa Gusa Elementary School at Kugman Elementary School, Gusa High School at Lapasan Elementary School. So yun po yung ating mga branches sa ating negosyong fried chicken business. Sa mga nagtatanong kung magkano ang bintahan natin sa ating fried chicken, ay meron tayong bintahan na 25 pesos at 15 pesos yung leg naman. So yan po ay with gravy na ha. Sa pagninegosyong fried chicken business ay hindi po talaga madali. Minsan ay nauubos yung ating paninda at minsan naman ay maraming sobra. So gusto ko lang i-share sa inyo ang ating kinikita sa isang araw or yung isang half day ng ating pagtitinda. Ito po ay hindi pagmamayabang sa inyo kung ano yung aming naabot ngayon. Alam namin na ito po ay wala pa sa kalingkingan ng iba pang nagpa-fried chicken business. Pero para sa amin ay malaking bagay na po ito. Ang gusto lamang namin ay ma-inspire sana kayo na magnegosyo din katulad namin. Kahit ano pa mang negosyo, basta kay marangal, ay goods na goods na yan. So dito po, meron kaming apat na pwesto sa ngayon at kumikita kami ng 18,000 pesos na aming gross sale. At yan po ay wala pang bawas sa manok, ingredients at labor. So ang aming net income for today ay nasa 20 to 25% po. So hindi po siya madali, no? At grabe talaga yung aming sakripisyo para maabot ang bagay na ito. Pero ganun pa man, tuloy pa rin kami sa aming sikap para maabot yung aming pangarap. Tandaan, basta may tiyaga, may nilaga.